Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, welcome na naman sa Kunwari Podcast. And I would like to dive into a very sensitive topic sa production. Let's talk about etiquette. Ano ba dapat ang asta mo kapag nasa shoot ka? So, una sa lahat, kapag nasa production field ka, hindi lahat ng tao kaibigan mo. Hindi lahat ng tao dapat maging komportable ka kapag nagsushoot ka. Yes, oo, may mga kaklose ka, but that doesn't mean that you have to break character. When I say break character, yung character mo kapag komportable ka sa mga taong kilala mo. You should be finesse, you should be polite, you should be kind, and you should be on time. Yun. What I don't like sa mga tao na iba na nasa production or nasa shoot, pag may shoot, first thing that I don't like is yung nagpapalate. Wala akong pinupoint out, wala akong pinapatamaan ha. But ito yung perception ko about being on time. Kasi when you're on time, it means you're interested in what you're going to do. And you're dedicated, you're committed. Plus, it doesn't give you an image na pa-superstar ka, na oh, magaling ako, hinire ako. Darating ako ng late. Pagdating ko ng late, si client nakagihintay. No, you shouldn't do that. Ang dapat mong ginagawa is dapat ikaw ang naghihintay kay client. So kahit malate si client ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, you're there, you're present, you're done. You're finesse, you're good. It's also about being a gentleman. Yun yung etiquette na dapat meron ka. Showing your client the right practice na seryoso ka talaga sa ginagawa mo. And in that sort of way, especially it justifies how expensive you are, how expensive your time is. You being on time is probably one of the biggest things, biggest turn-ons para sa isang kliyente. Being on time. Number two is you can talk to your clients. But never too much. You can talk about business, but nothing too much personal. Yung iba kasi masyadong personal, masyadong comfy, joke agad, alam mo yun. I think you have to be calm and you have to be reserved. Unless client mo na yan for 5 months or 10 or 8 years mo ng kliyente, no, okay lang makipagbiruan ka. Pero as long as hindi mo kilala yung kliyente, you have to be calm and reserved. Focus ka lang sa trabaho, focus ka lang sa shoot. You can talk about little things after na ng shoot, hindi yung ongoing na shoot. Kasi madalas, there's a lot of people na when you're on site, there's really a lot of pretentious characters. Ano ibig sabihin nun? Marami dyan kunwari mabait, marami dyan kunwari matapang, marami dyan kunwari suplado, marami naman dyan kunwari madaldal. Pero each and everybody inside a site, on-site shoot, everybody has their own personal character. And for you to be calm and to be reserved means you're genuinely watching. You're observing. That's the first thing. That was one of the first few mistakes I did when I was new. I hindi ako nag-oobserba. I didn't care. Oh, it's good na eh. I don't give a fuck. Yun yung attitude ko. Anong judge nyo. Sige, hindi ganun. To be calm, to have an image that you're calm, you're reserved, you're focused, shows na you're really a good leader, you're really a serious worker, and it shows how the kind of work ethic you have. Marami dyan, iba, bastos yung bunganga pag nasa shoot. But you shouldn't be that. You should, it's kind of like still what school teaches us na you have to be good in class. You have to be quiet, but you have to learn, you have to observe, you have to act right. To act right in a shoot means you respect everybody. And when you respect everybody, they're gonna respect you back. Yung iba dyan kasi, yung iba, may mga iba na rude kasi director ko no, so kailangan bastos magsalita. That's not really a good definition of being a leader. It's about being a toxic boss and a toxic person. So, minsan kasi rin may mga tao na busabo sa shoot. Minsan may mga tao rin na, alam mo yun, mapagsamantala sa shoot.
One of the good things I've learned from one of my mentors way back then, kay Direk Edmer, he's a very calm and reserved person. Good leader. BTS ako one time sa mga shoot niya noon sa Zago. I think that was Zago, the brand. Sobrang good mood siya the whole day. Alam niya kung paano mag-command. Alam niya kung paano umasta. And then when it comes to the part na medyo nagkakanda, nagiging loose na yung mga tao, what I mean is parang nag-joke na masyado or halimbawa masyado nang komportable, he knows how to fix things up. Kasi, focus tayo sa shoot kasi masyado na tayo masaya. Focus tayo sa trabaho kasi masyado. Biglang magbabago yung mood niya, parang galit na or such. But it's part of being a good leader. Then after that, yun. Balik na uli siya sa normal good leader self na masaya, na okay kausap. Minsan lang kasi talaga it comes with sacrifices. Yung pagiging isang leader or having a good etiquette when you're on shoot. Sir Marco Mars, ano bang gagawin ko kapag nasa shoot ako tapos merong ibang production team na mga away or magyayabang? Sobrang common nun. Sobrang common yan na, ewan ko ba bakit dito sa Pilipinas, kapag may nakita kang kapwa mo shooter, para kayong mga aso. Para tayong aso minsan. Nung baguhan ako, ganun eh. Nakikita ko rin yung parang, yung iba nagyayabangan ko anong camera, nagtititiga na, ay, ano ba yan? Tignan mo yung gimbal niya. Tignan mo yung camera niya. Full frame. Ano lang oh. APS-C lang oh. Ay! Ano ba yung camera niya? Naka Nikon. Ay! Canon. Ay! Sony oh. Ay! Fujifilm. Mga ganun. Para sa akin, one of the greatest things I've learned way back in 2018-2019. Yeah. I admit na nung una, may mga ganung factor yabangan. But once I realized din na, what if try natin ibang approach? Let's be kind. Let's be friendly. From that point on, nakilala ko yung Food Manila. Naging mabait ako sa... I tried to get to know them. And then, months after, kasama ko na sila sa shoot. I'm good friends with them. And then, meron ko ng production na nakilala. Being kind as well is part of a good etiquette. Getting to know people na feeling mo aggressive, you should remove that kind of mindset na parang aggressive ka na. Amin tong venue na to, shooter kami. Kami yung may-ari. No, you should be kind. You should have connections. Kasi hindi mo alam, some people na hindi ka kind is director pala or someone who owns a big company na pwede kang kunin, bayaran ka ng 100K. Yung mga ganun. Lagi mong iisipin yun na everybody on the set, everybody na nasa venue is a secret identity. Alam mo yun? Parang, di mo alam yung kadaldalan mo, mayaman pala na director yan na may red camera na gamit lang ngayon, Nikon. Na pag tinropa mo, di mo alam, bibigyan ka pala ng maraming shoot. Diba? Kaya, etiquette is a big part of a shooter's life. Kaya yun lang naman. You have to be kind to each and everybody. Treat them nicely. Who knows, you might make friends. Who knows na, you know, for the next few months, you might be with them. At katulad na nila Lunar Core, shout out sa inyo. Na I met those guys as well sa beach. And then, ito na, months after, may mga projects na nakasama ko sila. Marami. Yun yung kasi yung nagiging, siguro yun yung sagot sa mga tanong nyo kung bakit ako, nakikita nyo ako sa Team Payaman, nakikita nyo ako kay Team Katagumpay, kay Nahabadu, kina Mami Gangster, sa iba pa mga sikat. Kasi unang-una, hindi ko naman alam na sikat sila. Yung iba, hindi ko alam na sikat. And then until, yun nga, I developed a friendship, I became friends, good friends, and resulted to this. Yun. Kaya you should always be kind and always wear a proper etiquette. Always be early, be respectful, and that will give you, or that will bring you, to greater heights. Peace out.